Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nonito. Taong 1978, Cadiz, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa Cadiz itong si Nonito. Nag-iisa na lang siya noon sa buhay, gawa ng matagal na niyang nilayasan ang kanyang sariling pamilya. Bagaman hindi ito gawain ng isang responsableng ama, wala siyang magagawa sa kadahilanang naniniwala siya, yun lang ang nag-iisang paraan para makalaya siya. Taliwas sa dahilan ng karamihang naglalayas, bukod-tangi ang rason nitong si Nonito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, silang mag-asawa purong kaliwa ang karunungang dinadala. Kapag nag-aaway sila, hindi nila maiwasang magbitaw ng mga sumpa na siya namang nagiging dagok sa kanilang pamilya at mga anak. Dahil sa hindi na sila noon gaanong nagkakasundo, kaya na may minabuti na lamang niyang magpakalayo. Hindi naman niya gaanong inaalala ang anak nila, lalo pat nasa poder din yon ng mga magulang ng kanyang asawa. Sa loob ng 5 taong kanyang pagkawalay sa mga ito, kahit papaano nalagpasan na niya ang labis na pangungulila. Malayo man si Nonito sa lugar na yon, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagsagawa ng mga aral na tinatangan niya. Sa lahat ng mga manlalasong may mga malalalim na karunungan, di hamak na bukod-tangi ang tinatangan ni Nonito. Taliwas sa mga lasong nakukuha sa mga paluha at halaman, kinukuha niya ang mga laso na tinataglay ng kanyang aral sa mga ahas. Hindi gumagamit ng anumang sisidlan si Nonito, gawa ng ang sarili niya mismo ang pinaglalagyan niya nito. Upang mapalakas ang kanyang karunungan, 3 beses sa 1 linggo, nagpapatuklaw siya sa mga makakamandag na ahas. Banakon, walo-walo, at kung ano-ano pa na nagtataglay ng mga lason na halos lubhang nakakapaminsala sa mga ordinaryong tao. Dahil sa ganoon niyang gawain, kung kaya't naglalaan siya ng 2 araw para makakuha ng mga ahas na yon. Kapag nakumpleto na niya ang kanyang kinakailangan, doon pa lamang siya magtatrabaho para makakuha ng salapi na kanyang magagamit pambili ng pagkain at mga pang-araw-araw na kinakailangan. Sa madaling salita, di hamak na mas importante ang lason kaysa sa kanyang sarili. Ayon kay Nonito, na sa mga katulad niya, hindi na bago ang ganoong gawain. Pangkaraniwan na ito, lalo pat hanggang kamatayan ang responsibilidad na yon. Kapag hindi kasi sila nagpapatuklaw sa ahas, manghihina ang kanilang mga katawan hanggang sa dumating ang puntong magkaroon na sila ng sakit na hindi nila inaasahan. Isa yon sa mga sumpa ng aral na yon na kinakailangan nilang iwasan. Pero maniwala kayo o hindi, ang katulad ni Nonito na may matinding pananampalataya sa aral nitong dinadala, kayang-kayang pumatay ng tao gamit lamang ang isang salita. Kapag nahawakan ka kahit hintuturo nito at nakapagbigkas yon ng usal, para ka nang tinuklaw ng 2 ahas na merong iba't ibang uri ng lason. May mga albularyo namang nakakagamot sa karunungan nilang yon, pero kalimitan sa mga ito, talagang mga ermetanyo. Hindi yun basta-bastang naninirahan sa mga baryo, sa kadahilan ng hanggat maaari, mas pinipili nitong magpakalayo. Kung nagkataon namang pangkaraniwang albularyo lang ang gumamot sa mga biktima nila, may posibilidad din yung mahawaan ng lason na pinakawalan nila doon. Taliwas din sa karunungan ng ibang manlalason, hindi nang hihina ang kanilang aral sa harap ng mga nilalang na nasa panig din ng kaliwa. Kumbaga, ang nag-iisang paraan lang talaga para madaig ang ganoong lason, hanapin ang lunas para dito. Subalit sa kasamaang palad, ang mga kagaya ni Nonito, hindi na gumagawa ng lunas, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili, magsisilbing kahinaan lamang nila ang mga ito.
Sa paglipas ng mga araw ng kanyang pananatili sa baryo, naging maayos naman ang lahat. Masaya naman siyang nakikihalubilo sa mga taong taga roon, nang sa gayoy hindi siya nito mapaghinalaan ng kung ano-ano. Kampante din siyang tumanggap ng kahit na anong pagkain na nanggagaling sa mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na imposible na siyang kapitan ng lason. Sa pagsapit ng buwan ng Oktubre noong mismong taong ito, naging abala naman si Nonito sa paghahanap ng mga ahas na gagawin niyang gatasan ng lason. Kapag hindi siya nakakahanap ng mga walo-walo, nakikisuyo siya sa mga nangingisda na kunan siya nito. Hindi naman siya tinatanggihan ng mga mangingisdang nakakausap niya, lalo pat sapat ang kanyang perang kapalit ng mga ito. Habang naghihintay siya sa mga pinakuha niyang ahas, naging abala naman siya sa paghahanap ng mga banakon sa gubat. Wala siyang ibang dala noon, kundi ang iilang mga bayong nasisidlan niya ng mga ito. Hindi rin siya gumagamit ng anumang bagay pandakip dito, gawa ng mas nasisiyahan siya kapag natutuklaw siya ng mga ito habang dinarakip niya. Alam niyo, napakaraming kagat ng ahas itong sinunito sa halos kabuuan ng kanyang katawan. Para maikubli niya ito, naglalagay siya ng mga ukit sa kanyang balat upang magsilbing pantakip sa mga naghilom na sugat. Isang hapon, habang naglilibot siya sa kakahuyan, may napansin siyang lalaking kanina pang sunod ng sunod sa kanya. Noong una, inakala niyang nangangahoy lang ito, pero nang makalagpas na sila sa mga nakaimbak na patay na puno, doon na siya dahan-dahang nagduda. Makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam niya, doon niya napagtanto, hindi pangkaraniwang tao ang lalaking yun. Malakas ang kanyang kutob, meron yung dugo ng isang aswang. Para makumpirma ang kanyang hinala, binagtas niya ang daan patungo sa isang bahagi ng gubat kung saan madalang lamang nadaanan ng mga magsasaka. Pagdating niya sa lugar na yon, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya ang lalaking naglalakad papalapit sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung tinanong ng pasigaw ukol sa kung ano ang pakay nito sa kanya. Nang marinig naman siya ng lalaki, nakangisi lang naman yon habang naglalakad na para bang meron yung masamang binabalak. Pinabalaan kita! Huwag ako! Hindi mo ko kilala! Paninindak ni Nonito sa lalaking yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung humagik-gik habang sumasagot sa kanya ng, "At sino ka ba?" Matapos nitong makapagwika, dahan-dahan naman yung nagbanggit ng mga usal na unti-unting nagpapabago ng wangis nito. Halos kasing bilis ng pagkurap ng kanyang mga mata ang pagbabagong anyo ng lalaking yon. Pagbungad sa kanyang harapan ng isang aswang, kalmado naman niyang ibinaba ang hawak niyang mga bayong habang nananatiling walang imik. Sa isip-isip noon ni Nonito, isa yung magandang pagkakataon para masubukan kung gaano nakatapang ang lason sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minutong pakiramdam, buong puwersa naman siyang sinugod ng nilalang na siyang naging sanhi upang magbuno sila sa masusukal na parte ng kakahuyan. Habang pilit siya nito noong inuundayan ng saksak, paulit-ulit naman niya yung sinasalag sa pamamagitan ng paghawi dito gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi naglaon nang magkaroon na siya ng pagkakataong magpumiglas, buong puwersa naman niya yung sinapak sa puwak, sabay atras. Dahil sa kanyang ginawa, bahagya namang naantala ang kanilang pagbubuno na siyang naging sanhi upang mapangisi ang nilalang habang patuloy na nakatingin sa kanya. Ang buong akala nito siya na ang nagwagi sa kanilang duelo. Subalit nang mag-usal na ng mga buhay na kataga itong sinunito, doon na nakaramdam ng kakaiba ang nilalang na yon. Sa muling pagsugod nito, agad naman niya yung tinapik sa ulo
kung saan doon din mismo dumaloy ang lasong namumugaran sa kanyang buong katawan. Halos ilang segundo lang noon ang dumaan, biglang nakaramdam ng pamamanhid ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Pilit pa yung tumatayo pero sa bawat paggalaw nito, nagbibigay lang yun sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Unti-unti na rin siyang naghahabol ng paghinga kung kaya tuluyan na yung nawala ng lakas para makatayo pa. Maya-maya pa, bigla naman yung nangisay, dahan-dahang bumula ang bibig at namumuti na ang mga mata. Pagtigil ng pangingisay ng nilalang na yon, kitang-kita ni Nonito kung papaano nagnas ang kabuuan ng katawan nito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman siyang umalis sa lugar na yon na parabang walang nangyari. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, sakto naman ang pagdating ng mga mangingisda. Nonito, pasensya ka na ah. Limang walo-walo lang ang nadakip namin eh. Masyado kasing maalon, kaya napakahirap makasampu nito. Pero huwag ka mag-alala. Baka sa makalawa, makabawi kami sa'yo. Bungad na wika ng mangingisda pagpasok nito sa bahay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang iniaabot ang mga ahas. Matapos niya yung makuha, masaya namang nagpaalam sa kanya ang mga mangingisda. Upang makasigurong malulusog na walo-walo ang nakuha ng mga kaibigan niya, minarapat niya yung buksan at tingnan. Habang hinahawakan niya ang mga ahas na yon, hindi naman niya maipagkakaila ang labis na tuwang kanyang nararamdaman, lalo pat sa mga panahong yon, naghahanap talaga siya ng mga ahas na magagatasan ng lason. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, pumasok na siya sa loob ng kanyang kubo para gawin ang kanyang wisyo. Nang masiguro niyang wala nang makakakita sa kanya sa lugar na yon, agad naman niyang pinatuklaw ang mga ahas na yon sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon kay Nonito, habang ginagawa niya ito, nagbibigay yon sa kanya ng pakiramdam na halos hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay sa mundo. Ayon pa kay Nonito, may hahalin tulad niya ito sa paghit-hit ng dahon at bulaklak ng ipinagbabawal na halaman. Matapos niyang makuha ang mga kamandag ng ahas, agad naman niya yung ikinulong sa kulungan ng mga manok. Maya-maya pa, nang medyo bumabalik na sa normal ang katawan niya, agad naman siyang lumabas sa kanyang tahanan para magpahangin. Hindi na din siya noon naghanda ng kanyang hapunan sa kadahilan ng kapag nagpapatuklaw siya, nananatili siyang busog sa halos humigit isa't kalahating araw. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit may katandaan na itong sinunito, napakasulido ng pangangatawan nito. Sa paglipas ng mga araw ng kanyang paghahanap, marami naman siyang natagpo ang banakon kahit papaano. Bawat isa sa mga ito, hindi inaabutan ng isang araw sa kanyang puder nang hindi niya nakukuha ang laso nitong dinadala sa katawan. Sa sobrang pagkaabala niya noon sa ganoong gawain, tila bang unti-unti na din niyang nalimot ang tungkol sa kanyang pamilya na namumuhay sa malayo. Isang araw pagising niya, nagulat na lamang siya nang may biglang kumatok sa pinto ng bahay niya. Pagbukas niya rito, doon niya nakita ang panganay niyang may daladalang bayong at halos hindi niya na yun gaanong mamukaan dahil sa dungis ng katawan nito. Siyempre, kahit ganoon ang kalagayan ng kanyang anak, napakadali para sa kanyang yon ay makilala dahil sa lukso ng kanilang mga dugo. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, bigla naman yung napahagulgol sa pag-iyak na parabang may malaki yung problema na dinadala. Bago sila noon mag-usap, inabisuhan niya yung maglinis na muna ng katawan para naman kahit papaano maging komportable ito. Bago pa man sumapit ang alas 9 ng umaga, kasalukuyan na silang nag-uusap ng panganay niya. Ayon dito, lumayas yun sa puder ng nanay nila, gawa ng palagi na sila nitong minamaltrato.
kasama ng panganay niya ang sumunod na kapatid nito. Subalit nagkahiwalay sila buhat sa mga pangyayaring kanilang naranasan noong naglalakbay sila patungong Cadiz. Bagaman ganoon ang nangyari, inilahad naman ito sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala, lalo pat iniwan niya yon sa isang pamilyang mapagkakatiwalaan. Dagdag pa nito na, kaya nila hinahanap ang kanilang ama ay para ihatid dito ang balita ukol sa masamang binabalak ng isang gabunang naghahangad na mapangasawa ang kanilang ina. Ayon pa rito na, ang kanilang pagtutol sa hangad ng nilalang na yon ay ang isa sa mga dahilan kung bakit palagi silang kinakastigo ng kanilang mga tiyuhin. Siyempre, dala ng impluwensya ng mga magulang ng kanilang ina, nagagawa na rin sila nitong saktan na siya namang nag-udyok sa kanilang maglayas. Nga pala, Pinuno, 5 ang anak noon ni Nonito. Yung 3 na iwan sa poder ng kanyang asawa at yung 2 naman ang naghanap sa kanya. Sa kasamaang palad, ang sumunod sa panganay niya, hindi na nila natagpuan pa. Matapos namang marinig ni Nonito ang sinabi ng kanyang anak, hindi naman noon maipintang galit ang bumakas sa kanyang pagmumuka. Sa isip-isip niya noon, napakawalang kwenta talaga ng kanyang asawa gawa ng hinayaan itong masakta ng mga anak nila ng ibang tao. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang tungkol sa nais ng gabunang nanliligaw sa kanyang asawa na ibaon siya sa lupa. Dahil sa sinabi nito, tila bang hindi naman niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan buhat sa nararamdaman niyang pagkasabik sa kanilang laban. Upang matuloy ito, nagpakawala si Nonito ng isang insekto na siya namang maglalakbay pabalik sa kanilang lugar. Daladala ng insektong iyon ang kanyang mensahe ukol sa hangarin niyang malabanan ang nilalang na sinasabi ng kanyang anak. Sa halos ilang araw niyang paghihintay, wala siyang ibang ginawa kundi ang magturok ng lason sa katawan. Kung noong mga nakaraan, 3 beses na lamang yung ginagawa, ngayong may pinaghahandaan na siya, halos araw-araw na. May mangilan-ngilan na din siyang mga nagatasang ahas ang namamatay buhat sa puwersahang pagkuha niya rito ng lason. Pagkaraan pa ng 2 linggo, meron siyang nabalitaan sa kanilang baryo ukol sa pagdating ng 5 panauhing dayo. Ayon sa mga nakakita, kapansin-pansin ng mga ito dahil sa itim nitong mga kasuotan. Meron din sila doong nararamdamang kakaiba, kagaya ng mga nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa buong katawan nito, lalong-lalo na sa bunganga. Dagdag pa ng mga taong kakilala niya, agad din namang umaalis ang mga panauhing yon matapos nitong dumaan sa sentro. Nang mabalitaan naman ni Nonito ang tungkol sa mga ito, agad naman niyang itinago ang kanyang anak sa isang ligtas na silid ng kanyang kubo. 4 pa lamang noon ng hapon, nagbantay na din siya sa labas para hintayin ang pagdating ng kanyang mga bisita. Hindi pa man sumasapit ang 7 ng gabi, dumating ang 5 panauhin sa harap ng bahay niya. Bawat isa sa mga ito nanlilisik ang mga mata at animoy ang kanilang mga presensya, nagdadala ng matinding panganib. Matapos naman itong masilayan ni Nonito, nanatili pa rin siyang kampante sa kabila ng mga bagay na kanyang naramdaman. Hindi naglaon nang masipat niya ang mga nilalang na yon na biglang nagsilundagan sa bakura ng kanyang bahay. Agad naman niya yung sinalubong habang nagwiwika sa mga ito nang, "Kayo sigurong sinasabi ng mga anak ko. Kumusta naman ang pagpapahirap sa mga batang walang kakayahang makipaglaban sa inyo? Nakakatuwa ba? Ha?" Nang marinig naman ng 5 ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ang mga ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagramdam ng mga nilalang na yon na meron na silang sapat na distansya mula sa kinaroroon na ni Nonito, buong puwersa naman nila yung sinunggaban, subalit dahil sa kanilang kapangasan, 2 agad sa kanilang mga kasama ang tumumba.
Matapos naman yung masilayan ng mga nilalang, bigla naman yung napaatras ng ilang dipas sa kanya habang pinag-iisipan ang mga nangyayari. Sa puntong yan, walang kaide-ideya ang mga ito kung anong uri ng nilalang ang kinakaharap nila. Dahil sa naging aksyon ng mga nilalang na yun sa harapan niya, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang asawa, gawa ng kahit malayo na sila sa bawat isa, hindi pa rin ito hinayaang malaman ng mga nilalang na yon ang kanyang kahinaan. Dahil sa kanyang mga nalaman, minabuti niyang tapusin na agad ang laban. Habang nag-iisip ang mga nilalang na yon, paulit-ulit naman niya yung sinunggaban hanggang sa magawa na niyang mahuli ang isa sa mga kasama nito. Paghawak niya sa ulo ng aswang na yon, dahan-dahan naman niyang nilawayan ang buong bunganga nito, sabay titig sa dalawa pa nitong kasama. Mukhang pumunta kayo sa lugar ko na hindi kayo handa. Ano sa tingin niyo? Pipitsuging taong makakaharap niyo rito? Natutuwang tanong ni Nonito sa mga aswang. Matapos niya yung sambitin, agad naman niyang binitawan ang kasama ng mga ito na kasalukuyang nangingisay buhat sa lasong kanyang inilagay. Hindi naglaon, tuluyan na rin yung namatay dahil sa matinding komplikasyon sa buo nitong katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpaparamdam, ramdam na ramdam ni Nonito ang matinding pag-iingat ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman yung sumugod sa kanya ng may pag-iingat. Halos hindi hinahayaan ng mga nilalang na yon na lumapat sa kanilang mga katawan ang alinmang galamay ni Nonito. Dahil dito, labis naman niya yung ikinatuwa, gawa ng kahit papaano, unti-unti na ring natutunugan ng kanyang mga kalaban ang kanyang abilidad. Maya-maya pa, paglayo ng mga ito ng bahagya, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad doon ang kanyang karunungang tinatangan. Tama kayo, laso ng abilidad ko. Isa kong manlalason na gumagamit ng kamandag ng mga ahas bilang pangunahing sandata. Ligtas kayo kung hindi ko kayo mahahawakan. Hindi ko may pagkakaila. Mauhusay kayo dahil bago kayo mamatay, na kaya niyong mahulaan ang kahinaan ko. Ngayong alam niyo na, ano na ang gagawin niyo? Wika ni Nonito sa dalawang aswang na natira. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, muli itong sumugod sa kanyang kinaroroonan ng may pag-iingat. Subalit lingid sa kaalaman ng dalawa, kagaya ng banakon, meron ding kakayahan itong si Nonito na dumura ng kamandag. Halos ilang minuto lang noon ang lumipas, nakahanap na siya ng pagkakataon para duraan ang mga ito. Pagtama ng kanyang laway sa katawan ng dalawang nilalang, bigla naman yung humandusay sa lupa habang patuloy na nangingisay. Hindi naglaon dahil sa kamandag ng banakon, agad din naman yung namatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang hinila papalayo ang bangkay ng mga aswang. Nang masiguro na niyang hindi na yon matatagpuan, minabuti na niyang pumasok para puntahan ang kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, hinanap nila ang ikalawa niyang anak pero hindi na nila ito nakita pa. Nagpumilit din silang bumalik sa tahanan ng kanyang asawa, subalit sa kasamaang palad, wala na din doon ang mga anak niya. Upang maiwasan ang anumang pagtatalo, minarapat na lamang ni Nonito na manahimik sa kabila ng galit na kanyang nararamdaman. Magmula noon, silang dalawa na lamang ng kanyang anak ang namuhay hanggang sa pangkasalukuyan. Alam niyo ba, bago mamatay itong si Nonito, kabilin-bilin na niya sa kanyang panganay na hanapin ang mga kapatid nito anuman ang mangyari. Sa puntong ito, pinuno, ito na lamang ang nag-iisang paraan para mahanap ang kanyang mga kapatid na sa memorya na lamang niya umiiral ang larawan. Kung hindi lang dahil sa kanyang ama, habang buhay na mananatiling misteryo ang buhay ni Nonito. Hindi na rin ninais ng kanyang anak
na manahin pa ang tinatangan ng kanyang ama na makamandag na laway ng manlalason. Okay, opinion ko sa kwento. Para sa anak ni Nonito, wala ka namang binigay na picture o kahit na anong pangalan para sana makatulong tong channel natin. Kung sakali mang merong nakikinig ng mga kapatid mo, yung mga hindi mo na nakita, sana kahit number mo nga lang eh, sana nilagay mo rito eh, para kung sakali lang, di ba, na merong makatulong sa'yo. Tapos hindi mo rin sinabi kung nasa ang lugar ka o saan kayo huling nagkahiwalay ng tatay mo. Sayang lang yung pagkakataon. Pero ayos lang yan. Kung sakali mang nakikinig ka ngayon, paki-comment na lang dyan sa baba. Tapos kung may picture ka, post natin sa page ko tsaka sa Facebook ko para kung sakaling makatulong man sa inyo o sa'yo. Diba? Pero 1978, parang medyo malabo na, no? Well, may linaw ng konti, pero siguro may mga edad na rin. Tsaka hindi rin tayo sigurado kung ganun pa rin yung itsura nila. Kasi nga, base sa kwento, bumalik tong magtatay dun sa bahay nung asawa ni Nonito. Tapos wala na rin dun yung mga kapatid niya. Pwedeng kinuha na to ng gabunan na nanliligaw dun sa nanay mo. O pwedeng, ayoko magsabi ng negative na yung masakit. Kasi alam naman natin pare-parehas, di ba? Gabunan yung nanliligaw sa nanay mo. Tapos pag kinuha yung mga kapatid mo, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin. Pinaka-worst na siguro yung, worst na parang okay, yung gawin na lang, di ba? Para at least kahit papano, buhay pa. Masasabi ko lang kay Nonito, sobrang lakas naman lalaso nito. Kasi isipin niyo, tinuturo ka niya ng kamandag yung sarili niya, kamandag pa ng walo-walo, yan ang pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Diba? Tapos, parang yung paluha, alam ko yun ang pinakamalakas na lason, pero parang binabaliwala lang din nino nito eh. So, hindi ko alam kung meron siyang mutsa ng ahas o mutsa na nakakakontra sa lason ng mga yun, tas hinihigop niya yung abilidad. Wala, hindi ko masabi, kulang-kulang yung info natin eh. Pero, sobrang solid ng kwento na to, tsaka ang ganda. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.